Ayan sa ating garden po mga kapatid dito, no? Sili. For today's video ay magluluto po tayo dito ng hipon. Ito mong hipon na ito ay special hipon po ito, guys. Galing po ito sa Sipalay City sa Negros. At nang umuwi talaga yung aking partner ay pinasadya ko talaga ito magpadala nito dahil may naisipan po akong lutuin. Ito pala ay hipon. Ayan, at giniling na hipon na po siya at meron na din po itong timpla. Nung first time ko talaga itong matry, guys, ay nagtaka talaga ako kung ano ito. Pero ito pala ay hipon na giniling. Excited na talaga akong lutuin ito. Kaya tara, simulan na natin. Maglalagay din po tayo dito ng sili. Ito pong sili po ay na-harvest po natin kanina yun sa garden. At saka, guys, yung sili yung laboy po natin ay hindi po siya malaki at wala pa pong bunga. Kaya itong sili na lang po yung ating gagamitin. Magagamit din po tayo dito ng bawang at saka onion. Pati na rin po itong calamansi. Para naman po mapadali po yung paghiwa po natin dito ay gagamit po tayo dito ng food cutter. Ayan, binalatan ko lang po yung ating bawang. Ayan, kaunting hatak nga lang, guys, ay napino nga yung ating bawang. Kaya ilagay na po natin yung ating onion at saka itong ating sili. Kaunting sili nga lang yung aking nilagay dito. Pero kung mas gusto nyo pong mas maanghang ay dagdagan nyo na lang po ang sili. Ayan, okay na nga itong ating mga panggisa, kaya iset aside lang ito. Mapunta naman tayo dito sa ating pangsasahog. Ayan, gagamit po tayo dito ng pork. Hiwain lang po natin ito ng maliliit or small cubes. Yung ganito lang kaliliit, guys, kasi yung ating hipon po ay pinong-pino, kaya dapat po yung ating pangsasahog ay pino din. Ayan, kahit mga ganyan lang po kalalaki, guys, ay okay na po yan. Napakasarap nga naman itong ating niluluto, guys. At saka pwedeng-pwede po itong pang-ulam. At ang kagandahan pa dito ay hindi po ito madaling mapanis. Kaya kahit dukot-dukotin mo lang ito ay pwedeng-pwede. Itong hipon naman pala na ating gamit ay nabili lang po ito ng aking partner po sa kanilang province sa Negros. Hindi ko po alam, guys, kung meron po nito sa ibang party po ng Pilipinas. Kasi dito po sa Cebu ay hindi po ako nakakita po ng ganito. Pero kung wala naman po kayong ganito, ay pwede po yung regular na hipon na lang yung inyong gamitin or yung bagoong. Heto at natapos ko na nga i-slice itong ating pork. Ayan, ganyan lang po kaliit yung hiwa po natin. Okay na po ito, kaya simulan na po natin ang pagluluto. Dito po sa ating kawali, naglagay lang po ako dito ng mantika. Maglagay na rin po tayo dito ng atsuete, pampakulay po nitong ating oil. Kapag ganito naman kumulay na, ay pwede natin tanggalin yung seeds. Kapag ganito naman mainit na po yung ating oil, ay pwede na po natin ilagay yung ating minins po kanina na garlic, onion, at saka yung ating sili. Isahin lang po ito hanggang po sa magbago po yung kulay po ng ating bawang or until po mag-light golden brown.
Kapag naman naging ganito na yung kanyang kulay, ay okay na po yan. Pwede na natin ditong ilagay yung ating pork. Haluhaluin lang po natin ito at takpan hanggang po sa maluto po itong ating pork, saka po natin ilalagay yung ating hipon. At bago naman po matapos yung ating video, kung nagustuhan nyo po yung ating recipe for today, please let me know in the comment section below. At huwag kalimutang mag-like, subscribe, pakiclick natin po yung notification bell para lagi kang updated sa ating masusunod pa video. Pagpasensyahan niya rin po guys kung medyo maingay po yung ating background po dito habang nagbo-voice over po ako kasi ang ingay po ng mga chicken. Panay po talaga, tiktilaok, talagang sobrang ingay po, parang gusto atang magpa-tinola. Pag ayaw talaga tumigil ang manok neto, malamang mamaya may pangulam na ako. Huh? At mabalik nga naman tayo dito sa atin pong niluluto, ayan, medyo okay na po itong ating pork kaya pwede na po natin ilagay yung ating hipon. Yan, ito po yung ating hipon guys. Isa lang po yung ating ilalagay po dito. At ang isa pang kagandahan po sa hipon na ito guys, bukod sa pinong-pino po siya, ay may timpla na rin po siya kaya hindi po siya masyadong maalat. Kahit hindi mo na siya lutuin o lagyan mo lang siya ng vinegar ay okay na. At saka hindi po siya malangsa guys ha. Sa tingin ko po nung giniling po ito ay sinamahan po ito ng mga lamas or mga ricados. Gaya po ata ng luya. Kasi pag natikman mo siya guys, may hint po siya ng luya taste. Pero hindi naman po super overpowering. Saktong sakto lang po yung nilagay na luya para po mawala po yung kanyang langsa. Kaya ito talaga ay perfect na perfect pong pang ulam. Yung kapatid ko nga na talagang pihikin po sa pagkain ay talagang nagustuhan po ito. Bukod pa sa ito ay masarap ay talagang tipid na tipid pag ito ay kinain mo. At para naman po ito ay magtagal, maglalagay po tayo dito ng kalamansi. Tatlong piraso nga lang ng kalamansi yung aking inilagay dito. Pero kung wala po kayong kalamansi guys, ay pwede pong vinegar na lang po inyong ilagay. Napakadali nga lamang nitong lutuin, ilang minuto lang ay may ulam ka na. At saka matagal din po siyang mapanis. Kaya pwedeng pwede kahit isang buwan pa bago mo pa siya maubos. Para naman magbalance ang lasa nito ay mag-a-add po tayo dito ng sugar. Kahit anong sugar po ay pwede nyo pong ilagay. At taglagay lang nga po tayo dito ng mga isa't kalahating kutsara. Haluin nga lamang ito para ito ay ma-well mix. Sa timpla naman po nito ay naglalagay lang po ako dito ng SMG or bitsin. Wala na po tayo dito ang iba pang ilalagay kundi ito lang. Pero kung ayaw nyo naman po ng bitsin, pwede po kayo mag-add na lang ng ground black pepper. Laluin na po ito ng maigi hanggang po sa kumalat po yung nilagay po natin na pampalasa. Kaunting minuto nga lang, ito po ay maluluto na. Ayan, okay na po ito guys. Kaya palamigin na po natin ito. Saka po natin ito i-transfer po sa plastic Tupperware. Ayan, napalamig ko na nga po pala ito ng ilang minuto. Kaya transfer na po natin ito dito. At ayan, luto na po itong ating ginisang bagoong with pork. Napakasarap po nito guys. Amas try po itong ating recipe for today. At dahil po ngayon ay gabi na at tapos na po tayong maghapunan. Kaya bukas po natin ito uulamin. Ayan, kinabukasan, ito na po yung ating ginisang bagoong with pork. Napakasarap po talaga nito guys. At ayan, ito po yung aking uulamin po for today or ngayong umaga. So, sobrang sarap po talaga nito guys. Parang gusto ko na po siya talagang araw-arawing kainin. Masarap din po dito mag-squeeze po ng lemon or di naman kaya calamansi. Kaya ayan, naglagay na rin po ako dito ng calamansi. Ayan, ito na po yung ating ginisang bagoong with pork. Ayan, napakasarap po nito guys. Kaya, itry nyo na. Yan lang po. Thank you for watching. Bye! God bless!